noodles and kwek-kwek and lahat na ng mga nandun sa stand natin. Ang tanong ko sa sarili, dati kung ako'y naging mapalad na mapili mo, magtatagal ba tayo? Pero ngayon, ito'y panaginip na lang. Uy! Andyan na pala kayo mga jeepney talkers. Pero wala pa si Kuya Driver. Ako po muli si Marian Roque. Samahan niyo ako sa isang biyaheng punong-puno ng kantahan at musikahan. Let's go! Wow! Parang ang saya na sa loob! Excited na ako! Tara! Sakay na tayo! Hello! Wow! Nakapag-jamming na pala si Kuya Driver sa ating mga guest ngayon, di ba? Ang saya naman ni Driver. Dito sa Jeepney Talk, dadalhin ka namin sa libreng biyahe papunta sa kwento ng buhay at musika ng ating mga pasahero. Handa na ba kayo? Tara, join na dito sa biyahe ng Jeepney Talk! Sa ating episode ngayon, makakasama natin ang isang duo na sumisikat na at sikat na sa ibang mga grupo. Sila ay sikat sa kanilang Filipino folk music. Pakilala ko kayo kay Rose Avisado, ang ating vocalist and guitarist. Yes po. At si, gusto ko yung name niya, sounds like Harry Roma, okay? Ang ating percussionist. So, kumusta naman kayo sa inyong biyahe ngayon? Okay naman po, masayang biyahe natin. Inunahan niyo ako eh, di ba? Oo nga. So, first time ba niyo makijamming sa isang jeep? Yes! Bagong experience namin to. Bagong experience? Yes. Exciting! Pero, kayo nga ay may Spotify song na, no? Yes. Apo. At ang kanilang, I think, pinaka-stream na song ay yung isa niyong song. Yes po. Na may title na Secret Paradise. Secret Paradise. So, pwede bang pakinggan namin ito? Sure po. Secret Paradise. Strolling down the block when there's your
nga na ang ganda ng aking instrument. Medyo hindi ko kaya ang pitch mo at napakataas. Pero yung Secret Paradise, Secret Paraiso, ay gawa mo? Apo. At yes, hindi ko po nasabi, sila po ang duong Harmony and Horizons. Ikaw ba si Harmony at ikaw si Horizon? Technically. Technically. O da, kayong dalawa ay may Harmony. And you see the horizon. Yes. Yes. Yung kantang Secret Paradise na about nature, I suppose. Yes po. Ay sinulat mo? Yes po. Sinulat ko po siya noong 2015. 2015. Doon ba kayo nagsimula ang to sing together? Yes po. I actually wrote it right after kong bumisita sa hometown ni Harry. So, since after ko pong makabisita doon, it's full of beautiful Mother Nature. Siyempre po, it's not just Tanay Rizal, may iba din namang other beautiful places here in the Philippines filled with Mother Nature. And na-inspire po akong sumulat after ko po noon pumunta kasi lucky po akong city. So, talagang nagandahan po talaga ako. So, ganun. O, di ba nakakaingit yung mga walang, nakakaingit yung mga may probinsya. Ako, ako ay from Diden, pero Pampanga lang, malapit lang. So, siguro I'll start with the question then na bakit nga ba Harmony and Horizon ang naisip niyo? So, kasi po, nung nagsastart pa lang po kami, nag-brainstorm kami ng mga pangalan for our band. So, naisip namin kasi nalaman ko na sa family ni Harry, puro H sila. Puro H yung name nila. Ayoko yan! Kapapangan ako! Harry ka nga sa akin! Macha-challenge ka na mag-isip ng ganung name. So, pero natuwa ako kasi parang na-inspire kami na, ah, sige, gawin nating H din yung start ng name namin. And then parang na ano lang kami, na-relate and na-connect lang kami sa two words na yon, Harmony tsaka Horizon. Since Harmony, syempre, it's already related to music. And then Horizon, kasi we think of our music as like a vast horizon, limitless, experimental. So, yun nga, wala pong limit yung type of genre namin. We don't want to box ourselves in one genre. Although inspired kami na folk and Filipino music yung pinapakinggan namin, piniplay, pero we don't want to box na yun lang yung genre namin. So parang Horizon nga siya, di ba? Horizon is naka-focus ka, pero ang haba. Ang haba, yes. May forever. Parang may forever. Ang inyong kanta normally ay umiikot sa tema ng mga social issues, no? Yes po. Maybe one of the issues na talagang super na naging relevant ngayong pandemic ay mental health. Yes po. At meron kayong kanta na napakaganda tungkol sa mental health. Pasample naman dyan. Sige po. Sige po. So this one's called Bulong sa Dilim. Sinulat po ni Harry. Scary po, Bulong sa Dilim. Okay. Mag-isa kang naglalakbay sa dilim. Sinubukan mong ito ay lilitin. Akala mo ba ikaw magiging masaya? Tinakbuhan mo ang liwanag para maging malaya. Pinakinggan mo ang bulong sa dilim. Na akala mo ito ay maganda sa paningin. Alam ko matagal mo na ito nililihim. Galit na dapat hindi mo na ito tinanim. Lubid na ipinalit mo sa iyong ngiti. Balala, binaon mo sa iyong bibig. Tumalon ka na, animo'y isang agila. Ooh.
isang balyena. Gumising ka, kaibigan, buksan mo ang iyong mga mata. Huwag mong hayaan puso'y madala. Sa galit na iyong nadarama, drogo na ipinalit mo sa iyong paghinga. Patalim na ipinangukit sa iyong pulsuhan. Tumalon ka nang animoy isang agila. Lumangoy ka nang animoy isang balyena. Siguro kailangan nating malaman din. Bakit mo naisipang gumawa ng kanta about mental health awareness? Ginawa ko to within our music, maging dansa or awareness para mapag-usapan yung mental health issues na pinagdadaanan ng bawat isa. Mayaman man or mahirap na nakakadanas itong depression, anxiety. Hindi rin siya basta-basta kasing parang kumbaga hindi, mahirap siyang ipaliwanag doon sa isang tao na nakakadanas nito. Mahirap mag-explain din na kaya mo yan, di ba? Yes. Hindi yun ganun kadali. Wala yan. Magpakasaya ka lang or lumabas ka lang with friends. So, hindi po siya ganun kasimple ang mental health at ang mental health problem. Kaya kami din, since syempre hindi naman po kami experts sa ganung field, pero alam namin na may ganung klaseng issues na kumbaga nandito ngayon sa kahit kanino, pwedeng makaranas. So, through our music, through our art, yun na lang yung way namin para maka-help sa awareness, maka-inform sa tao na merong ganito na dapat malaman nyo, malaman ng mga tao. And alam naman po natin, hindi lahat alam yung tungkol sa mental health and mental health issues. So sana gawin natin ano yung kanta nyo, di ba? Sa mga advocacies, mga mental health awareness, mga ganyan-ganyan. I-feature ang song nyo. Dito muna tayo sa first stop natin, sa UP Film Center, na masikat din sa pangalang Cine Adarna. Ituloy natin ang jamming dito. Masaya dito sa Film Center.
Sabi sa diksyonaryo, ang maskara ay isang bagay na nagtatakip sa mukha ng tao. Ginagamit pang festival, pang seremonya, pang pupa ng anyo. O pag nagkukunwari ang tao, nagbabalat kayo. Kahit ano paman ang iyong dahilan, para sa iyo lang din naman. Hindi para sa iba, kundi para sa iyo. Dahil ikaw ang nagsusuot nito para itago ang tunay na anyo mo. Sa physical man o kulay ng iyong katauhan. Gagamitin mo ba ito sa kabutihan o gagamitin mo ito sa kasakiman? Kung ang maskara ay isang bagay na pwedeng tanggalin, ibababa mo ba siya o tuluyan mo? Ididiin. Let's get up.
paligid. Napapalibutan kami ng mga ganid dahil sa pangako mong walang kwenta. Ngayon wala na kaming makitang pag-asa. Hey! Napagod doon. Huwag muna tayo. Napaka-intense ng inyong song number na yon. At gustong-gusto ko ang grupo nyo at ang dami nyo dalang laruan para sa akin. Ito ay Egg Shaker. Another Egg Shaker. Yes po. Ito ay? Chimes. Ito ay? Splash cymbals. Drumlet, ano? Splashing cymbals. Cymbals. Splash cymbals. Ito ay? Djembe. Ano? Djembe. 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 At yan ay yung may horn. Horn rattle. Horn rattle. At interesting dito, siya ay made of? Goat horns. Goat horns. Ang tawag sa kanya ay, sabi mo, devil's horn? Devil's horn. At ang ganda ng tunog, di ba? Yes, parang tubig. Parang tubig talaga siya. Yung song niya, Mascara, ay napaka-political ng dating. Kaya napaka-intense ng pagkanta mo. Parang may galit ka sa mga pangyayari. At sino nagsulat nun? Si Ari. So this is your moment to shine. Okay, so ano ang nag-udyok sa'yo para isulat yung kantang yun? Ano naman siya, different na explanation, pwede siyang i-relate sa political o sa different aspect of lives na na-experience ng tao. And tungkol lang naman to sa isang tao na ginamit niya yung kapangyarihan or yung power niya para manipulahin yung mga kanyang mga sunod-suran, alipin. Yes. Na unti-unti niya tinatanggalan ng pangarap yung mga tao na to. At ginagamit lang naman niya yung kapangyarihan niya para gamitin sa kanyang sariling interes. Sariling interes. Pero hindi siya politiko masyado, ano? Hindi siya politiko. Open for interpretation po siya. Open yes. siya. Mm-hmm. Kala ko nga nung una, Mascara ay tungkol sa mga kaplastikan din ng tao. Kasi tama, Mascara. Mm-hmm. Mga balat kayong mapagpanggap yes, mga na tao. Yung mga manipulative po na tao na kumbaga nagpapanggap na, kunwari, ganito silang tao, pero sa totoo lang may sarili silang motives. Parang may sarili silang mga motives na para sa sarili nilang interest nga gagamitin. So, they can maraming abuse ganyan. Power. Mm. Yes, opo. Ang haba pa po ng mga kwentuhan kasi nga ang dami nilang nasulot na kanta, ang gaganda ng music nila, hindi pa ako sawa, gusto ko pa. Pero, hindi pa po tapos yan, itutuloy natin ang kwentuhan at kantahan kasama ang Harmony and Horizon dito sa Jeepney Talk! Harmony and Horizon. Kay sarap damhin ng sariwang hangin. Kay sarap tingin ng mga ibang umaawit. Nagsisitaas ang
ay sarap. Bakit? Thank you.